Naging top topic na sa panglimang araw ang naging online interview ni MJ Marco Ricero Pagucheres nitong nakaraang August 12 sa kanyang programa sa TV na Connect na Connect sa TV5 dahil sa mga binitawang salita ng actress Beauty Queen sa kanyang sunod na mahakbang pagkatapos ng kanyang successful project sa showbiz na Made in Malacanang. Marami ang nagulat sa mga revelasyon ni Rofa. Ito ay hinggil sa mga bulubalitang pagbabakasyon nila ng kanyang mga anak na si Nalorin at Denise sa Torquay. Ito ay sa darating September, itong taon kung saan isa sa mga highlights ng kanilang out of the country ay ang nalalapit na karawan ni Binis. Tinanong kasi ni MJ sa Rofa sa mga nagsisalabasang issue at mga balita na kumakalat sa social media. At isa na rito ang kanilang napipintong pagpunta sa Turkey at sa iba pang mga lugar sa Europa na agad naman itong inoldukan ng actress Beauty Queen para na rin sa ikakatahimik niya sa kanyang mga social media accounts at pati na rin sa mga netizens na nagtatanong bukol sa isyong naglilipa na sa social media tungkol sa kanya lalo na sa buhay pag-ibig niya. Pero ang naging tanong ni MJ kung totoo ba ang mga balita na lumalabas tungkol sa kanilang pagpunta sa lugar ng ama ng kanyang mga anak na si Nalorin at Finis at walang iba kundi si Yelmas Bigtas. At kung ito ba ay buong katotohanan na inamin na niya noon sa isa sa mga social media site saan nagbitaw ito ng payag na pupunta nga siya sa Turkey nitong September. Ang naging sagot ng actress Beauty Queen, yes, totoo po iyon, but we're not headed to Turkey as our first Europe trip. Coincidentally, sa birthday ni Binis at isa sa mga importanteng occasion doon sa Bigtas family. Most likely, yun ang mangyayari. But it's not yet final. And hoping na not later this August, maplansa na naming lahat ng mga itinerary namin sa Europe. And we prioritize Turkey for this. Inanong din ni MJ kung ano ba ang expect ni Rofa just in case nga matuloy ang kanilang pagkikita ni Yelmas. Ito ay after 15 years dahil marami raw sa mga netizens ang naging curious sa magiging setup ng pagkikita ng dating mag-asawa pagkatapos ng mahabang panahon nang sila ay magkaiwalay dahil sa pananakit mano at pang-uubuso ng kanyang dating asawang si Yelmas Bigtas. Ang dagdag pa na payag ni Rofa? Wala lang, casual lang siguro. And besides, we're just friends for a long time na. But as a parents also, oblo rin ang Binis. Sana ganun pa rin siya kalambing way back 2 decades ago. At kung sa mabait, mabait talaga si Yelmas pag walang tupak. Hahaha, expect ko, guwapo pa rin siya at walang duda yan. Baka nga, mabuntis ba ako sa panaginip? Hahaha, marami tuloy sa mga netizens at nagasunod ng actress Pretty Queen ang nagdududa sa motibo ng pagpunta ni Rofa at ng kanyang dalawang anak na si Nalorin at Binis pabalik ng Turkey. Meron kasi mga nagsasabi ng mga netizens na may kinang pa rin ang pagmamahalan ni Rofa at Yelmas at malaki ang posibilidad na magkakabalikan pang mga ito. Meron ding ibang netizens ang nagsasabi na magkaibigan na lang touring ng dalawa at ang muling pagkikita nito sa darating na September ay dahilan lamang sa mga anak nitong si Nalorin at Binis. Ano pa nga ba daw ang selbi ng pagmamahal ni Rofa sa kanyang rumored boyfriend na si Herbert Bautista kung papatulad pa niya ulit ang taong nanakit at nangabuso sa kanyang pagkatao? Samantala, sa sobrang dami man ng problema ang dumaan sa ating buhay, darating talaga ang panahon na ibigyan tayo ng kasaganaan. Isang patunay na hindi sa lahat ng oras ay nalunod tayo sa kalungkutan. Isa si Erlyn Budol o mas kilala sa pangalang Hipong Girl sa mga taong nakitaan ang potensyal sa wawin kaya naman talagang nagtuloy-tuloy na ang pagdating ng opportunity sa kanyang buhay. Simula nang pinasok ang mundo ng showbiz, priorities at pangangailangan ng pamilya ang inuna ni Herlyn. Kaya naman ngayong dagsa ng opportunities at blessing sa kanyang buhay, sa wakas ay na-achieve na rin niya ang pangarap at makabili ng sariling sasakyan. Sa vlog na ibinahagi ni Hipong Girl ang kanyang achievement sa buhay at ito ang pag-purchase niya ng kauna-unahan niyang sasakyan na kulay pula. Payag ng kanyang manager na si Wilbert Tolentino habang pilit na pinapatahan ng emosyonal na si Herlyn. Sa tagal ng pinaghihirapan ni Hipon, ngayon pa lang siya magkakaroon ng first own car niya, kaya naiiyak siya. Sabi ni Hipong Girl, habang umiiyak, hindi ko kasi in-expect na magkakaroon ako ng sasakyan. At ayon sa kanyang manager, simula pa talaga nun ay labis ng kumakayod si Hipong Girl para sa sarili at sa pamilya niya. Kaya naman na magkaroon ng opportunities na mag-shine sa showbiz, todo ang effort na ibinibigay ni Herlyn, kaya talagang deserve niya ang achievement na ito.